Inaresto ng NBI Financial Crimes Division ang babaeng ito na nagpakilalang si Jessica Francisco. Lumabas sa kanilang investigasyon na hindi ito ang tunay niyang pangalan. Siya umano ay si Mary Ann Maslog na sangkot sa textbook scam case noong 1999. Bagamat na-convict siya sa kaso, hindi siya nakulong dahil ipinalabas niya umanong patay na siya. 2019, reported dead. Tapos nagkaroon ng promulgation of judgment, ay siya nga ay patay na daw. Kaya ang na-convict na lang, yung dalawang cohorts niya, pa-convicted siya sila to be imprisoned for 10 years each. Mula nang madeklarang patay na, nakapagtago pa umano si Maslog sa Amerika. Nang makabalik dito sa Pilipinas, sinasabing patuloy siya nagkunwaring Jessica Francisco hanggang lumutang at nagreklamo ang totoong Jessica Francisco. She has traveled 29 times using her assumed name Jessica Francisco. So, pinailan namin siya 29 counts of falsification of public documents and violation of anti-alias law. Ito, kalalabas lang, mainit-init pa. Sa gitna ng press conference, palalayain na sana si Maslog dahil nakapagpiansa na siya. Pero biglang dumating ang warrant ng Sandigan Bayan sa kanya, kaugnay sa kaso niya sa textbook scam. As far as we are concerned, our client was never in hiding. She has been conducting her business, she has been traveling, she has been living in and out of the Philippines. So I do not see why there would be a notion that she is in hiding. As to the assumed identity, we have to answer that in the proper courts, sir. Tumanggi namang magbigay ng panayam si Maslog. Totoo po ba nagkunwari kayong patainan, ma'am? Ayon sa NBI, iniimbestigahan pa siya sa kasong estafa at wala rin silang nakuhang impormasyon sa kanya tungkol naman sa ugnayan niya umano kay Alice Go. Posible may kinalaman din sa illegal POGO operations. Ayon sa isang source ng BNC, personal na kilala ni Maslog si Alice Go at ang mayor ng Sual na si Dong Kalugay. Nakipag-meeting niya si Maslog kina Guo at Kalugay tungkol sa mga infrastructure projects para sa Sual, Pangasinan. Sa pagkakaalam din ng source, ang ilang negosyo at mga sasakyan ni Maslog ay pag-aari ni Guo. At dagdag pa ng source, tumulong si Maslog sa pagtakas ni Guo sa Pilipinas. Si Maslog umano ang tulay ni Guo para makontak ang mga kailangang kausaping tao.